Ako po ay may haharaping alleged alarm and scandal and unjust vexation. Hindi ko na po sasabihin kung saan galing. Pero mga kababayan, hindi po ako pinanghihinaan ng loob sa ganito. May proper forum po ito, pero ito po ay hindi ako kayang pigilan. Wala si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi sapat ang nakalaang 275 billion pesos sa dalawang buwan para matulungan ang mga mamamayan na naapektuhan ng enhanced community quarantine. Sisiguraduhin niya na mabibigyan ng tulong ang mga pinakamahihirap na mamamayan o yung mga poorest of the poor. Tiniyak din ng Pangulo ang kooperasyon ng publiko sa gitna po ng pagharap sa hamon ng krisis ng COVID-19. Ngayon tayo kailangan ng mamamayan, ngayon tayo kailangan ng republika, ngayon tayo kailangan ng gobyerno. Alam niyo po yan? Kailangan tayo ng ating gobyerno. Eh ngayon, kung gagawin niyo, sa kabila ho nitong nangyayari, nakita naman ho natin, ang government ay immobilized because lockdown po talaga. Wala pong income na papasok sa kanila. Inubos na nga ho nila lahat, halos yata ng pera na mahigit 200 bilyon o kulang 300 bilyon para ipamahagi. Babatikusin nyo pa yung gobyerno. Aba naman, ika nga, kung hindi ka parte ng solusyon, huwag ka nalang parte ng ikasisira. Di ba? Ganun yun. O yung iba, wala nang ginawa, kundi bumatikos na bumatikos, batikos to, batikos dito, batikos to, batikos dito. Inuubos huni niya nila yung kanilang oras sa pambabatikos. Batikos sila ng batikos sa gobyerno. Ang problema ho, ano ba ang naiyambag niyo sa gobyerno? Pero alam niyo po, medyo nalulungkot po ako, talagat katulad po nito, ako po ay may haharaping alleged alarm and scandal and unjust vexation. Hindi ko na po sasabihin kung saan galing. Pero mga kababayan, hindi po ako pinanghihinaan ng loob sa ganito. May proper forum po ito, pero ito po ay hindi ako kayang pigilan sa paggawa ng mabuti sa ating mamamayan. Hindi po ito magiging hadlang sa akin. Ito po'y personal ko na kaya ako po inaabot ang ganito dahil doon sa aking pagbablog. At yun nga po, marami po ako nasaling na mga medyo malalaking pamilya. Huwag po kayo mag-alala kung ano pong mangyari sa aking kapalaran sa mga harapin. Magiging updated po ako sa inyo. Ia-update ko po kayo lahat. Nga po pala, uulitin ko, huwag na po kayong makipagtalo doon sa aking mga basher. May appropriate place and appropriate time po para sa kanila. Okay po? Kung ano yung kanilang ibinabato, sa korte po kami magtatalo-talo. At doon po sa korte, dapat kailangan kumpleto. Kumbaga, andyan ang ebidensya, andyan ang testigo, andyan ang witness, andyan lahat. So, yun po. Kung ako raw ay may kaso, kailangan andyan yung complainant. Okay? So, mag-complain po sila. Okay? At ako po iharap kung ano man yung binabato nila. Pero sa katunayan po, mga kapatid, yung mga bali-balita na ako ay nagtatago ay wala hong katotohanan. Doon ako umuwi sa Green Meadow, natutulog, at sa umaga naman po ay nandito ako sa opisina. Yan po ang katotohanan yan. Hindi po ako nagtatago, alam po nila bot address ko. Okay po? Anytime, welcome sila. Ayun po. Sir Francis, saludo ako sa iyo. Kaibigan ko, alam kong marami ka nang natulungan. In fact, we were able to have an optical mission sa tutulong. Matagal ko na pong kaibigan yan si Sir Francis. Marami na rin pong naibigay na tulong dito sa Tercera Distrito. Nagkaroon na rin po kami ng optical mission para sa mga babayan nating dito sa Tercera Distrito. Kaya alam ko po that he is a reliable man. Kanyan po tumulong ang isang Francis Leo Marcos. Mga kababayan, magandang hapon po. Itong video kong i-upload, para lang to kay Sir Leo Francis Marcos. Sir Leo, nayabangan ako sa inyo nung sinasabi nyo naghahamon kayo na magsunugan ng pera kesa mauubos na mga ngipin namin tsaka buto namin bago mo maubos yung pera mo. Unfair yan sa aming mga mayayaman din. O sige, gagrant ko yung challenge mo. Mag-ubusan tayo ng magsunugan tayo ng pera ngayon. At titiyakin ko, agnas ka na, abukan na.
hindi mo pa rin mauubos pera ko. Sir Francis, pera sa yabangan. Sige, game. Ganun ba? Sige, ubusan tayo. Challenge tayo ha, sunugin natin sabay-sabay. Ayan. Ayan. Sir Francis, ha? Ito pa, Sir Francis. Tan yan. 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 Sige, sabayan tayo, magsunugan tayo. Na-accept ko challenge mo, Sir Francis Leo, Francis Marcos. Pero hindi, sir. Biro lang. Ayun. Kapanalig nyo ako sa adhikain nyo at kasama nyo ako sa inyong mga misyon. I-accept ko challenge nyo, sir. Tutulong tayo sa iba. Salute, sir! Mr. Francis Marcos, I am Mayor Teddy Tumang, Municipal Mayor of Mexico, Pampanga. I personally accept your challenge of helping our constituents during this COVID-19 pandemic. Just help my town, Mexico, Pampanga. For every amount you give, I will double it out of my own pocket. I will double whatever you will give. Just help us. You are welcome here. Mabuhay ka, Mr. Francis Marcos. We will wait for you here. Narinig niyo po mga kaibigan, yung mayabang na mayor ng Mexico, Pampanga. Okay. Pasensya na kayo, ganito ko salita. Sabi niya, whatever I give, he will double it from his own pocket. Ibig sabihin po, matigas tong mayor na to. May ibubuga to, ha? Ganun niya rin kamahal yung kanya mga kababayan. Pero ayoko na hong umiyak. At ako'y natapos na dyan sa lintik na pag-iyak na yan, ha? Okay. I-share nyo ito para malaman ng mga lahat ng mayor, ha? Yung kagitingan nitong mayor na to. Okay? Sabi niya, whatever amount I give, he will double it out of his own pocket just to help his kababayan, the victim of COVID-19 pandemic. Ibig sabihin, pag nagpadala ako ng 1 kilong bigas dyan, gagawin mong 3 kilo. Magandang laban to. Pag nagpadala ako ng 1 kabang bigas dyan, gagawin mong 3 kaban. Maglalabas ka ng 2 kaban. Maraming makikinabang nito. O, Mayor, hindi po ako magsasalita. Medyo kasi ano na po ngayon eh, holiday na. Hindi naman po natin masabi na matatapos na po ngayong 15 itong pandemic na to. Talaga pong mahirap. Kung sa ganitong kayabangan at paraan lang po ang aking kakayanin para makatulong sa ating republika at sa ating mga kababayan. Mayor, 1 truck na bigas ako para dyan sa Mexico, Pampanga. Ha? So gagawin mong 3 truck. Magbibigay ako ng 1 truck. Magdadagdag ka ng 2 truck out of your pocket. Okay. Alam mo, natutuwa ako rito kay Mayor eh. Mayor, alam niyo po, pasensya na po kayo sa akin. Ano? Mayor Teddy Dumang. Pagkatapos po ng pandemic, baka ako po'y mapasyal sa inyo. Pero ganito po, karirinig ko lamang po nito at ibibigay ko na po yung sagot agad sa inyo ngayon na. Ha? Okay. Kaya karirinig ko lamang po ng inyong video. Para po dun sa mga bagong nanonood, bitin po natin yung sinabi ni Mayor Teddy Dumang. Ulitin mo natin. Mr. Francis Marcos, I am Mayor Teddy Dumang, Municipal Mayor of Mexico, Pampanga. I personally accept your challenge of helping our constituents during this COVID-19 pandemic. Just help my town, Mexico, Pampanga. For every amount you give, I will double it out of my own pocket. I will double whatever you will give. Just help us. You are welcome here. Mabuhay ka, Mr. Francis Marcos. We will wait for you here. So yun po, sabi niya, whether you will give or whether not, itutuloy niya yung pagbibigay. Si Mayor Teddy Dumang. Mayor, ako po kasi ay napakarami na pong napagkumitan. Luzon, Visayas, Mindanao din po. Ako ay nagkukumit.
Pero dahil alam ko po ang sitwasyon ng ating bayan at ako po ay nag-iisa lamang, kaya kailangan ko rin ng mga taong katulad nyo. Mabuhay po ang mga taga-Pexico Pampanga dahil po meron kayong mayor na Teddy Dumang na talagang hinamon pa yung challenge ko. Ako naman po bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino at tanging hangad ko lamang po ay makatulong sa ating mga kababayan. Ganun na rin po dyan sa ating makatulong ng konti sa ating republika sa pamamagitan ng maitawid natin yung ating mga kababayan, talagang wala na hong makain at nagugutom. Ito po ay malaking tulong para sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Ayan po, Mayor, si Mayor po, hindi ko po nakitang nagreklamo yan, ha? Hindi po yan nagreklamo, bagkos hinamon na lang niya ako. Tamang-tama, umabot ka pa. Oh, Mayor Teddy Dumang, huwag mo lang ako madaliin. Eto pa nga ako, hintayin mo lang. Kasi po, wala na hong truck na bibiyahe, huling truck na ho yung paparating. Na ang dating pa ho ay Webes, yun ho ay para sa Maynila. Okay po, at yung ibang karga po nung isang truck ay para dito sa mga kalapit barangay dito po sa aming malapit. Ako po'y napapalibutan ng apat na bayan eh. Marikina, Pasig, Quezon City at saka Metro Manila. Makati po. Ay, ako'y napapalibutan po dito sa aking kinatatayuan. O, Mayor Teddy Dumang, nagkukumit ako sa iyo ng isang truck na bibigyan.